Para maiwasan ang posibleng shortage ng supply ng sardinas sa parating na closed fishing season sa mga commercial fishing vessel, bibilhin po ng mga sardine manufacturer ang mga mahuhuling tamba ng maliliit na mangingisda. Tutulungan din sila ng suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maabot ang kalidad ng isdang kailangan ng mga cannery. Nakatutok si Dano Tingkung. Mga cannery o gumagawa ng sardinas ang isa sa mga unang naapektuhan ng closed fishing season ng Tamban mula Disyembre hanggang Pebrero o Marso. Bawal mangisda mga commercial fishing vessel na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tambang pang sardinas. Para masigurong sapat ang supply ng recados para sa sardinas, lumagda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Canned Sardines Association of the Philippines ng kasunduan para makakuha na rin ng mga canner ng tamban sa mga maliliit na mangingisda. Di tulad ng commercial vessel, pinapayag ng maliliit na mangingisdang manghuli sa municipal waters o sa tubig na hanggang 10 kilometro ang sakop mula Pampang. Buong taon din sila pwedeng mangisda. Pero ang nahuhuli nilang isda sa palengke ang kadalasang diretsyo. Most of the local fishermen, the municipal fisher folks, were lacking in terms of post-harvest practices to ensure the quality of the fish. Tamban is a very delicate fish. So if you don't handle it properly, then the quality will deteriorate quickly. Sa ilalim ng kasunduan, sasanayin ng BFAR ang mga asosasyon ng mga maliliit na mangingisda sa tamang food handling. Sagot din ng BFAR ang mga cooler at ice making machine para sa mga huling tamban, ang pagbiyahe sa mga cannery at ang pagtatalaga kung saan ibabagsak ang mga isda. Paunang tinukoy ng BFAR bilang fish landing sites ang Sorsogon at Zamboanga Peninsula na pangunahing palaisdaan ng tamban. Ang mga cannery naman ang mag-i-issue ng purchase order direkta sa mga asosasyon ng mga mangingisda. CSAP at mga asosasyon ang mag-uusap sa presyo ng isdang bibilhin at direkta sa mga asosasyon ang bayad. Nasa 8.5 million pesos ang paunang budget ng BFAR para sa proyekto. The objective of this partnership is to ensure that there will be sufficient raw materials for canneries for the whole year, especially during the closed season. So we want to have an inclusive solution on this particular issue by linking the small municipal fisher folk to the entire value chain of the sardine industry. Ngayon, hindi na kami mangangamba, no, because we are now going to be able to source from another channel. Malaki rin daw ang tulong nito para mapababa ang gastos ng mga cannery, lalo na tuwing closed fishing season. Sakaling bumaba ang gastos ng mga cannery, hindi pa rin daw babawiin ng CSAP ang petisyon nilang 3 pisong taas singil sa bawat lata ng sardinas. Many of the materials used for canning are imported. From the tin can, wherein a template is imported, to tomato paste, to different ingredients. Okay. So, for us, the most crucial issue is food security. Would we be able to provide our consumers with the product when needed? Inihingan pa namin ang bagong pahayag ng DTI sa petisyon ng CSAP. Nitong Agosto lang, inaprubahan ng DTI ang 3-6% na taas presyo sa suggested retail price ng 67 produkto, kabilang ang ilang brand ng sardinas. Dano Tingkung, kung nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.